Si Netanyahu ay nagsabi na ang deadly Israeli attack sa Rafah ay resulta ng isang tragic accident. Nagpahayag si Prime Minister na si Benjamin Netanyahu noong Monday ng isang tragic accident na naganap sa isang pag-attack ng Israel sa southern city ng Rafah. At ito ay nag-set fire sa isang camp na tinitirahan ng mga displaced Palestinian ayon sa local official. At ito ay pumatay ng halos 45 na tao. Ang strike ay nakadagdag lamang sa surging na international criticism na kinakaharap ng Israel sa kanilang war laban sa Hamas. At kahit ang kanilang pinakamalapit na mga ally ay nagpahayag ng outrage sa death ng mga civilian, at ang Israel ay nag-insist na sila ay sumusunod sa international law, at kahit na sila ay sumasailalim sa scrutiny sa world top courts, kabilang ang isa noong nakaraang linggo na nag-demand na itigil ang offensive sa Rafah. Si Netanyahu ay hindi nag-elaborate ng mga pagkakamali, at sa unang pagkakataon, sinabi ng Israel military na nag-carried out sila ng isang precise airstrike sa isang compound ng Hamas na pumatay sa dalawang senior militant ng Hamas. At habang lumalabas ang mga details ng airstrike at fire, sinabi ng militar na nagbukas sila ng isang investigation sa pagkamatay ng mga civilian. Ang attack noong Sunday night, na tila isa sa pinaka-deadliest na attack sa war, ay nagdulot sa pagtaas ng overall Palestinian death sa ongoing war na may halos 36,000 ayon sa Gaza Health Ministry, na hindi nila ma-distinguish sa pagitan ng mga militant at civilian. Kahit na ginagawa namin ang lahat ng efforts upang hindi ma-harm ang mga innocent civilian, noong nakaraang gabi ay mayroong isang tragic accident, sabi ni Netanyahu, na kaniyang ina-address sa Israel Parliament. At iniimbestigahan namin ang incident upang makakuha kami ng isang conclusion, dahil ito ay aming policy. Ayon sa mga rescuer, si Mohamed Abuasa ay nagmadali sa pagpunta sa scene sa Tel al-Sultan at na-pulled out nila ang mga tao na nasa unbearable state, at halos nasa 45 na tao na ang namatay ayon sa Ministry of Health ng Gaza at sa Palestinian Red Crescent Rescue Service. At ang ministry ay nagsabi na ang mga namatay ay kabilang ang halos 12 na babae, 8 mga bata at 3 matanda, at kasama pa ang 3 bodies na nasunog at hindi na makilala. Sa isang separate development, sinabi ng Egypt military na isa sa kanilang mga soldier ay napatay matapos ang exchange ng fire sa Rafah area, ngunit hindi nag-provide ng iba pang mga details. Sinabi ng Israel na sila ay nakikipag-ugnayan sa mga Egypt authorities, at ang parehong side ay nagsabi na sila ay nag-i-investigate. Sa isang initial investigation, ay natuklasan na ang soldier ay nag-respond sa exchange ng fire sa pagitan ng mga Israeli forces at mga militant. Ang Egypt ay nag-warn na ang pagsalakay ng Israel sa Rafah ay maaaring mag-threaten sa two countries' decades-old peace treaty. Ang UN Security Council ay nag-schedule ng isang emergency closed meeting tungkol sa situation sa Rafah dahil sa request ng Algeria na isa sa Arab representative ng council. Ang Rafah ay ang southernmost city ng Gaza, at sa border ng Egypt ay nag-shelter ng 1 million people, na halos kalahati ng population ng Gaza na na-displace mula sa ibang parts ng territory. At karamihan sa kanila ay tumakas ulit simula nang mag-launch ang Israel na tinatawag nila na limited incursion, at 100,000s ang nakatambak sa squalid tent camps na nasa loob ng city. Sa ibang lugar sa Rafah, ang director of Kuwait Hospital, na isa sa last functioning medical center sa city, ay nagsabi na isasara ito, at ang mga staff member ay irerelocate sa isang field hospital. Sinabi ng doktor na si Suhaib Al-Hamas na ang decision ay ginawa matapos ang isang strike na pumatay ng 2 health worker noong Monday sa entrance ng hospital. Sinabi ni Netanyahu na kailangang ma-destroy ng Israel ang mga huling natitirang batalyon ng Hamas sa Rafah. Ang militant group ay nag-launch ng barrage of rocket noong Sunday mula sa city patungo sa crowded part ng Central Israel na nag-set off ng mga air raid siren, ngunit hindi nagdulot ng anumang injuries.
Ang mga strike sa Rafah ay nagdulot ng bagong wave of condemnation at mula rin sa mga strongest supporters ng Israel. Sinabi ng US National Security Council sa isang statement na ang mga devastating images mula sa strike sa Rafah ay tunay na nakakalungkot. Sinabi nito na ang US ay kasalukuyan na nakikipagtulungan sa Israel military at iba pa upang ma-assess kung ano ang nangyari. Ang French President na si Emmanuel Macron ay mas blunt at sinasabi na ang mga operation ay dapat nang itigil dahil walang ligtas na lugar sa Rafah para sa mga Palestinian civilian. Nanawagan ako para sa full respect para sa international law at immediate ceasefire. Ang Foreign Office of Germany na matagal ng supporters ng Israel ay nagsabi na ang mga images ng mga nasunog na bodies na mula sa airstrike sa Rafah ay unbearable. At ang exact circumstances ay dapat na ma-clarified. At ang investigation na na-announce ng Israeli military ay dapat na nilang gawin dagdag pa ng ministry na dapat ang mga civilian ay must finally be better protected. At ang Qatar ay isang mahalagang mediator sa pag-attempt na ma-secure ang ceasefire at ang pagpapalaya ng mga hostage na hawak ng Hamas. At sinabi na ang strike sa Rafah ay maaring mag-complicate sa peace talk. Ang mga negotiation ay nag-appear na nagre-restart na paulit-ulit na nabigo dahil sa mga demand ng Hamas na isang pangmatagalan na truce at withdrawal ng mga Israeli forces. At ang mga terms ay nireject ng mga leaders publicly. Ang Israel military top legal official na si Yifat Tomer Yerushalmi ay sinabi na ang mga authorities ay ini-examine ang strike sa Rafah at ang military ay nagsisi dahil sa pagkamatay ng mga civilian. Ang pag-uusap sa isang Israeli lawyers conference ay sinabi ni Tomer Yerushalmi na nag-launch ang Israel ng halos 70 investigation sa isang possible violation sa international law kasama ang death of civilians at ang condition ng mga detention facility na may hawak sa mga militant at ang mga pagkamatay ng ilang inmates sa custody ng Israel. Sinabi niya na ang incidents of property crimes at looting ay na-examine. Ang Israel ay matagal nang na-maintain na mayroon itong isang independent judiciary na capable na mag-investigate at prosecuting abuses. Ngunit sinasabi ng mga rights group na ang mga Israeli authorities ay madalas na mag-fail sa pag-investigate ng violence against Palestinian na kahit na mga soldiers ay dapat na managot at kadalasan na mababa lang ang nakukuhang parusa. Itinanggi ng Israel ang mga allegations ng genocide na isinampa ng South Africa sa International Court of Justice. At noong nakaraang linggo, iniutos ng court sa Israel na itigil ang Rafah offensive, isang ruling na no power to enforce. Ang Chief Prosecutor at International Criminal Court ay nagsik ng arrest warrant against kay Netanyahu at Israeli Defense Minister na si Yoav Gallant, pati na rin sa 3 Hamas leader. At dahil sa mga allegation ng mga crimes na related sa war, ang ICC ay nakikialam lamang kapag ang isang state in questions ay unable o unwilling na i-properly prosecute such crimes. Ang Israel ay nagsabi na ginagawa nila ang kanilang best upang sumunod sa mga law of war. At sinasabi rin ng mga leaders ng Israel na hinaharap nila ang isang enemy na hindi marunong mag-commit at itinatago ang sarili sa mga civilian areas. At nagre-refuse din na palayain ang mga hostage na Israeli nang walang kapalit na kondisyon. Habang ang Israel ay nag-launch ng attack sa Rafah ang mga Palestinian na naninirahan sa mga tents at naghahanap ng foods. Ang mga tent camps ay umabot ng higit sa 16 kilometer sa coast ng Gaza at filling sa beach at kumakalat sa mga empty land, mga fields at mga town streets. Ang mga family ay nagdig ng mga trenches na ginagamit nila bilang toilets. Ang mga ama ay naghahanap ng pagkain at tubig habang ang mga bata ay naghahanap sa garbage at naghahanap sa mga wreckage building para sa mga scrap ng wood at cardboard na maaring gamitin sa pagluluto. Sa loob ng nakaraang 3 linggo, ang Israel offensive sa Rafah ay nagpadala ng halos 1 milyon na mga Palestinian na tumatakas mula sa southern city ng Gaza at nag-scatter sa wide area. Karamihan sa kanila ay ilang beses nang na-displace
sa loob ng halos 8-month-old war ng Israel sa Gaza na may goal na ma-defeat ang Hamas. Ngunit nagdulot ng pinsala sa territory at nagdulot ng famine ayon sa United Nations, ang situation ay mas naging worst dahil sa dramatic plunge sa amount ng food fuel at iba pang supplies na nag-reach sa UN at ang iba pang aid group upang ipamahagi sa population. At ang mga Palestinian ay karamihan ay na-left on their own upang mag-resettle at maghanap ng basic for survival. Ang situation ay tragic at mayroon 20 na tao sa isang tent at walang malinis na water at walang electricity, sabi ni Muhammad Abu Radwan, isang school teacher, sa isang tent kasama ang kanyang asawa, 6 na anak at iba pa niyang kamag-anak. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang pakiramdam na mabuhay sa continue na displacement at pagkawala ng mga minamahal natin, sabi niya. All of this destroys us mentally. Ang mga Israeli authorities ay kinokontrol ang all entry points sa Gaza, na mas maraming private commercial trucks ang pinapasok sa Gaza at may mas maraming prutas at gulay ang matatagpuan sa market at mas mababa ang presyo ayon sa mga Palestinian. Gayunpaman, karamihan sa mga homeless Palestinian ay hindi kayang bumili ng mga ito. At marami sa Gaza ang hindi nakakatanggap ng salary sa loob ng ilang buwan at nauubos na ang kanilang mga savings. At kahit na ang may savings sa bank ay hindi makapag-withdraw ng cash dahil sa kakulangan ng physical cash sa territory. Samantalang, ang mga humanitarian convoys na may mga supply mula sa UN at iba pang mga aid group upang i-distribute for free ay bumagsak sa halos pinaka-lowest level ng war ayon sa UN. Ang UN ay tumatanggap ng several hundreds trucks kada araw at ang rate na iyon ay bumaba sa isang average 53 truck kada araw mula noong May 6. Ayon sa latest figures mula sa Humanitarian Office ng UN na OCHA noong Friday. At kinakailangan ng halos 600 na truck kada araw upang maiwasan ang famine ayon sa USAID. Sa nakaraang 3 linggo, ang karamihan sa dumating na aid ay pumasok sa pamamagitan ng 2 main crossing sa Southern Gaza at sa built-in pier na taking deliveries by the sea. Ang 2 pangunahing crossing sa south, mula sa Rafah patungo sa Egypt, at ang Kerem Shalom na mula sa Israel ay hindi gumagana o kaya ay hindi masyadong ma-access ng UN. Sinasabi ng Israel na pinapadaan nito ang 100 trucks sa Kerem Shalom, ngunit ang UN ay nakakuha lamang ng mga 170 trucks sa Gaza side sa nakalipas na 3 linggo dahil hindi nito ma-reach ang crossing. Nabawasan ang pagpasok ng fuel kumpara sa dati bago ang pagsalakay sa Rafah ayon sa OCHA at ang reduced amount ay kailangang hatiin sa pagpapanatili ng mga hospital, bakery, water pumps at aid trucks. Karamihan sa mga tumatakas mula sa Rafah ay dumagsa sa isang humanitarian zone na idineclare ng Israel na nakasenter sa Muwasi, isang largely barren strip sa coastal land. At ang zone ay nag-expand pa north at east upang ma-reach ang edges ng Khan Yunis at ng center town ng Deir al-Bala na pareho na field of people. At kung makikita natin, ay walang humanitarian sa mga lugar na ito, sabi ni Susie Van Meegen, ang head operation sa Gaza para sa Norwegian Refugee Council na may mga staff na nag-o-operate sa Muwasi. At marami sa humanitarian zone ang walang charity kitchens o food market. Wala ding mga hospital na nag-o-operate. At mayroon lamang ilang field hospitals at mas maliit na mga medical tents na hindi kayang mag-handle ng mga emergency at nagbibigay lamang ng mga painkillers at antibiotics. At ayon sa testimony ng Mercy Corp, at it's just a matter of time bago mag-suffer greatly ang mga tao sa food insecurity. Isang Israeli strike ang nag-target ng isang motorcycle sa southern Lebanon at tumama malapit sa entrance ng hospital noong Monday na pumatay sa motorcycle driver at isang hospital security guard at nasugatan ang ilang civilian nearby ayon sa local health official. Hindi agad malinaw kung sino ang driver at bakit siya ang target ng isang strike sa town ng Bin Jebel. Hindi naglabas ng statement ang Israeli Army tungkol sa strike, ngunit sinabi nito
na ito ay nag-target sa iba pang mga area sa southern Lebanon bilang response sa terrorist launch. Ang Lebanese militant group na Hezbollah ay patuloy na nagpalitan ng strike sa mga Israeli forces sa border area ng halos araw-araw mula pa noong October 8, isang araw matapos magsimula ang war sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza. Si Mohamed Suleiman, ang direktor ng Salah Gandour Hospital sa Bint Jebel, ay sinabi nila na una nilang natanggap ang isang taong namatay at 90 na sugatan sa strike. Sinabi ng Hezbollah, sa huli ay nag-launch sila ng barrage of dozen of missiles sa Meron Safsufa at Kiryat Shmona sa northern Israel bilang response. Ang mga Israeli strike ay pumatay ng halos 400 people sa Lebanon mula nang magsimula ang war sa Gaza, at karamihan sa kanila ay mga member ng Hezbollah at mga allied group, at kasama na rin ang halos 70 civilian at non-combatants. At sa panig ng Israel, ang mga strike mula sa Lebanon ay pumatay ng 15 soldiers at 10 civilians. Ang mga clash ay nag-displace ng 10,000 na mga tao sa bawat side ng border. Sinabi ng mga Israel official na maaari silang mag-launch ng isang offensive sa Lebanon kung walang diplomatic solution na mag-aalaw sa mga na-displace na bumalik. Sinabi ng militar ng Israel noong Monday na ang kanilang mga reservists ay kamakailan lamang ay nagsagawa ng isang division level at brigade level ng mga exercise na nag-stimulate ng ground operation sa Lebanon. Ang Hezbollah legislator na si Hassan Fadlallah ang nag-visit sa site ng strike sa Bint Jebel ay nagsabi na hindi na kayang ibalik ng Israel ang mga settlers sa north in this way. Ang tanging paraan para pigilan ang lahat ng nangyayari ngayon sa region at sa border ng Lebanon ay itigil ang pag-atake sa Gaza. Ang mga Western countries, lalo na ang US at France, ay come forward na may isang series ng proposal para sa pagpapatigil ng mga fighting sa border ng Lebanon at Israel. Tinanggihan ng Hezbollah na pumasok sa isang agreement hanggang hindi ipinatutupad ang ceasefire sa Gaza. Initially, ang mga proposal ay nag-stipulate na ang Hezbollah ay lilipat ng ilang kilometers away sa border. Ngunit sinabi ng isang French diplomatic na nagsalita sa isang condition of anonymity upang madiscuss ang patuloy na negotiation, na ang latest proposal ay na-abandon ang idea na ito dahil hindi pumapayag ang Hezbollah, at maliban na lang kung titigil din ang Israel sa paglipad nito sa Lebanese airspace. Sa halip, ang bagong proposal ay magre-rely sa isang strengthened presence ng official Lebanese army at ang peacekeeping forces ng United Nations Interim Force in Lebanon. At upang ipatupad ang pagpapatigil sa mga fighting na may long-term aim na mga negotiation para sa declaration ng land border sa pagitan ng Lebanon at Israel. At ang French Foreign Minister na si Jean-Yves Le Drian ay expected na darating sa Beirut sa isang diplomatic. Ang UN court order ay nag-demand sa Israel na itigil ang offensive sa Gaza, at lalo pang nag-isolate sa posisyon ng US. Ang UN court's order na pahintuin ang offensive ng Israel sa southern city ng Rafah ay nagpalalim sa pag-disconnect ng US na tungkol sa isang military operation at humaharap sa international condemnation, sinabi ng isang American official. Sa ngayon, bilang limitado at tinatarget, ang desisyon noong Friday ng International Court of Justice sa The Hague ay nagdagdag sa pressure na hinaharap ng Israel na dumating ilang araw matapos sabihin ng Norway, Ireland at Spain na kanilang nire-recognize ang isang Palestinian state, at ang chief prosecutor ng isang separate na international court ay humiling ng mga warrant of arrest para kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, pati na rin sa mga leader ng Hamas. Ang administrasyon ni Biden ay naiiba sa global community. Bagamat ito ay tutol sa isang malaking offensive sa Rafah, ipinapahayag din ng administration na ang mga hakbang na ginawa ng kanyang close ally na Israel ay hindi pa tumatawid sa mga red line. Ang administration official ay tila determinado na mag-press ng support sa militar at political para sa Israel matapos ang deadly Hamas attack noong October, habang pinipilit din ang kanilang ally na iwasan ang isang full-scale military operation
sa mga crowded area sa Rafah. Ang Spain at Norway ay opisyal na kinikilala ang Palestinian state habang lumalawak ang rift ng European Union sa Israel. Ang Spain at Norway ay formally recognize ang isang Palestinian state at sumunod naman ang Ireland sa kanilang hakbang noong Tuesday bilang isang coordinated effort ng tatlong Western countries sa Europe, at binatikos ng Israel ang diplomatic move na walang immediate impact sa kanilang patuloy na war sa Gaza, ngunit nagdagdag ito ng international pressure sa Tel Aviv upang mabawasan ang devastating response at pag-atake ng Hamas noong nakaraang taon. Sinabi ng Prime Minister na si Pedro Sanchez na ang Spanish cabinet ay nag-recognize ng isang Palestinian state sa kanilang meeting. Ito ay isang historic decision na may iisang goal, at iyon ay tulungan ang mga Israeli at Palestinian na makamit ang kapayapaan, sabi ni Sanchez. Habang ito ay nakatayo sa gate ng Prime Minister ng Madrid, sabi niya sa isang televised speech, ang Israel Foreign Minister na si Israel Katz ay naglabas ng galit sa Spain at sinasabi na ang government ni Sanchez ay nakikiisa sa pagpapalaganap ng genocide laban sa mga Jews at mga war crimes. Ang Norwegian Foreign Minister na si Espen Barth Eide ay nagsabi sa isang statement na sa loob ng mahigit 30 years, ang Norway ay isa sa strongest advocate ng isang Palestinian state, at ngayon ay official na kinilala ng Norway ang Palestinian state, at ito ay isang milestone sa relationship ng Norway at Palestinian. Pagamat maraming bansa ang kumikilala sa isang Palestinian state, wala pa sa mga major Western powers ang kumikilala sa Palestinian state. At still, the adherence ng tatlong European countries sa group ay nag-represent ng isang victory para sa Palestinian efforts ayon sa world public opinion.